Hello guys! M. Samita po ang inyong lingkod. Today, papakita ko na po sa inyo ang itsura ng ating dream house. So, itong vlog na to is official house tour. So, tara, samahan niyo po akong itutour ko kayo sa loob ng aming munting tahanan. Tara, pasok po kayo. So, jaran! Ito na po ang ating bahay. So, ito na siya. Kung napanood niyo po dati yung empty house tour natin, wala pa po ito noon. So, ito na ang ating sala. So, itong sala na to, nabili lang namin ito ng 18,000. Itong set na to. Then, itong TV lang na to, is nabili naman namin ng 7,000. So, sa nakikita nyo, meron tayong Korean blinds. So, ito yung susunod nating vlog dahil existing pa rin po yung tungkol dito sa Korean blinds. Yan, ipiflex ko lang po si Lola. Yan, yung aking alaga. Naisipan kong palakihan ng picture ng aking alaga kasi dahil sa kanya, nakapagpagawa ako ng bahay. Then, ito ang aming family picture. Yan. Tapos, ito rin, nagpa-picture kami sa SM Dasma. So, itong counter na to, supposed to be dapat ito ay bar counter. Kaso, wala kami makuhang gagawa. Laging mayroon siyang trabaho. Kaya, hinahayaan na po muna namin ganyan. Siguro siya kahit na lang namin ipapagawa kapag ka medyo may budget na. Nagtataka kayo bakit may mga alak dito. Wala lang, gusto ko lang ipakita yung mga binagahi ko. Kasi sayang naman. Ipiflex ko lang. Bilang wala pa tayong cabinet. So, ganyan na muna siya. Pero, itatago ko rin yan mamaya. Kasi siya yung mga anik-anik. Diyan na muna yan. Then, yan yan. Yung gabay ng hagdan, hanggang ngayon wala pa rin. Malabo pa ang mangyari yan sa ngayon. Tsaka, ito naman ay ang ating shura. Nabili namin to sa All Home. Ang bili namin dito is 4,000. Then, ito naman ang ating countertop papuntang kusina. So, ganito na siya ngayon. Itong mga high chair na to is nabili namin sa Wilcon. 2,000 isa. Then, yan. Ito na ang ating favorite place ko, ang ating kusina. Gusto ko lang i-flex ang aking mga lutuan. Advice ko, kung kayo ay nasa abroad, mag-invest po kayo sa lutuan. Kasi, bilang babae, bilang housewife, masarap magluto kapag maganda yung lutuan mo. Diba? Mas ginaganahan ka. Especially sa tulad ko na hindi naman mahilig magluto. Pero pag nakikita ko maganda yung lutuan, parang sinisipag ako. Tapos ito pala yung lutuan na to is, itong kaldero na to is year 2014 ko pa nabili sa Taiwan pa. Eh ngayon 2020 na. So, ang tagal-tagal na niya. Araw-araw nila itong gamit, pero matigay pa rin. Isang set po ito, eh. So, yun. Mag-invest po tayo sa magandang kaldero. Kasi pang matagalan po kasi yun. Then, ito yung mga cabinet natin. Na naalala nyo, nung last vlog natin is hindi pa siya tapos. Eh, ngayon, ganito na itsura niya. So, ito na, ito na mga lagay ng kape, sukal, datas, etc.
Then, dito naman is lagayan ng mga paminta, asin, mantika. Then, itong lababo natin to is, di ba, nakwento ko na sa inyo, last vlog natin na nabili namin to sa Wilcon, worth 5,200 pesos. Dalawang sink, tapos meron siyang patiktikan dito. Tapos, yan, hindi makalat. Kaya siya makalat kasi supposed to be may mga ano pa dyan, cabinet pa. Kaso, yung gagawa is may trabaho ng iba, then walang budget. Pero ang gusto ko sana sa kusina is walang nakalabas. Kung may nakalabas man, siguro yung mga ilanginan lang, tulad ng mga yan. Pero yung mga kaldero, gusto ko sana lahat yan ang kapasok. Then, ito naman pala, diba, pakita ko lang pala sa inyo, itong lagayan namin ng kutsara. Nabili namin ito sa Wilcon ng almost 500. Itong kutsara ko, lagayan ng kutsara. Pinagkasya ko na lahat dyan, kaya pasensya na. Then, ito, lagayan ng mga anik-anik. Tapos dito, kaldero. Then dito, for the meantime, mga groceries. Dahil wala pa tayong pantry. Then dito naman ang ating lagay ng pato. Pansamantala lang to lahat. Pansamantagal. Then, itong mga gamit na to, itong mga to nabili ko na to sa Israel. Ito dati pa namin gamit. Ito naman, ito yung bago namin nabili. Ngayon pag-uwi ko, nabili namin to na 3,000 sa Wilcon. Kaya ganito kaluwag to kasi ang plan namin bilhin yung rent ba ng araw is 2-door. Kaya ganyan siya. So, ipiflex ko lang yung aking mga collection. Collections. Tapos itong oven na to is sa SM Appliance Center yung puto na bili ng 30,000 pesos. Dapat to, ang kailangan ko lang talaga is oven bilang mahilig ako mag-bake. Kaso sa SM pala or sa mga appliance center, hindi ka nila bibigyan ng, ang plano ko sanang bili yung ini-insert lang na oven bilang meron na tayong kalan. So, hindi ko na kailangan sana ng kalan. Eh, maboboy daw ang warranty kapag ka bumili ako ng yung sinusuksok lang pero wala palang paglalagyan. Nagits nyo? So, yun. Kaya, I decided na ito na muna bilhin. Kahit na meron na kaming kalan. Kaya ngayon, doble-doble yung kalan. Pero hindi ko ito gagamitin. Yung kalan, baka hindi ko ito gamitin. Ito lang talaga ang purpose ko eh, yung pagbibigyo. Kasi ang plano ko po kasi dito talaga is cabinet. Gusto ko kasi nakasuksok yung oven, tapos sa taas may microwave. Tapos may mga cabinet dyan. Kaya sarangitan naman dami pang kanan. So, dito naman tayo sa ating dining area. Dining area, hindi rin kami bumili ng ano, dining table kasi pwede pa naman siya gamitin. Tapos ito nga pala, ito ay nabili namin sa City Hardware worth 1,800. Itong tawag niya, ceiling lamp, is nabili namin ng 2,300 sa City Hardware din. By the way nga pala, kaya po pala may mga dispenser dito kasi wala nang space dun sa water station namin. Kaya pansamantagal dito muna nilagay ng aking asawa. Pinapaupahan po namin yan tuwing may ano, may occasion. Halimbawa may piyestahan, birthdayhan. Tapos ipapaupa namin yan kapag bumili sila sa amin ng tubig. Yan. Tapos flex ko lang din ang ating display galing Jerusalem. Pinabox ko po yan. Bali, dito ko na lang siya pinaprame.
ang pagpapaprint po niyan is 1,700 pesos. Pero yan, papel lang po yan na nirolyo nung binax ko po yan. So yan, ganyan po siya. May naman, punta po tayo sa extension. Yung extension, ngayon, as of now, bago ako umalis, today is January 10, ganito po muna yung itsura niya. Pansamantagal. Tapos naglagay po kami dyan ng CR. Pansamantagal din yan. And ito ang ating laundry area. So, ang plano namin, ganito yung ano niya, oh. Ganito siya kababa. May step pa kami papasok sa bahay. So, ang plano, mag-alis ko, tatapusin namin to para magiging kwarto ng aking mga in-laws. Kasi, ang hirap na para sa kanila. Sila ay isang 83 years old at isang 74 years old. So, nakakaawa naman kung aakit pa sila sa second floor. Kaya, kahit na wala na sa budget, kailangan talagang gawan sila ng kwarto dito. So, tatapusin namin to hanggang dyan. Ito, i-extend pa to ng kaunti para lumuwag. So, for the meantime, ganito muna siya. So, akit naman po tayo sa ating second floor. So, hanggang ngayon, linoleum pa rin siya. At itong space na to, di ba nasabi namin sa inyo sa empty house tour vlog na ito ay magiging living room sa taas, sa second floor. Pero napag-desisyonan namin na baka gawin na namin tong ano, entertainment room. Maglalagay kami dito ng home theater para bonding ng pamilya kapag manonood ng movie. Tapos ito baka i-close na namin to. Salamat sa mag-asawang Janet, sa pinsan kong si Janet at si Jonathan na nagbigay sa amin ng idea na half is salamin para makita pa rin namin yung mga tao sa baba. And then, baka tataasan namin to. Then, ito na yung magiging entertainment room. Kumbaga, magiging close po ito para masarap ang panonood ng movie. So, itong mga sala set na to, galing pa to sa lumang bahay. Then, yung balcony. So, ito yung daan papuntang balcony. Sa ngayon, hindi pa kami nakagawa ng sampayan. Kaya, ito muna yung gamit namin. Wala pang oras. Tapos, yun, hanggang ngayon, hindi pa rin nagagawa yung spandrel. Wala pa rin gagawa hanggang ngayon. Pero yung mga spandrel, nakatambak lang siya dun. So, yan. Pagpasok po natin, galing balcony is living room. So, ito yung makikita mo. Then, close na natin. So, kaliwa is ang ating CR. So, ito po ang ating CR. Pwede nang maging kwarto. Napakaluwag. Ito po, hindi na po talaga namin natapos. Then, itong lagayan na to, itong salamin na to is isang set. Lagayan ng toothbrush, patungan, mirror, then itong sasabon, then yung tissue holder. Worth 1,999 sa City Hardware. Kasama na rin pala ito. Ito naman, dala ko to. Then ito, dala ko rin. Then, ito lang yung nabago sa ating empty house tour. Ito yung wala pa dati. Ang plano namin dito, lalagyan namin to ng cabinet. Yung side na yan, cabinet. Tapos, lagayan ng marumihan. Tapos, yung mga anik-anik, mga sabon, etc. So, yeah, for the meantime, ganyan na muna siya. Tapos, ito yung ating toilet. Itong toilet natin is dalawang pindutan.
Kasi pag iihi ka, kalahati lang mababawas. Ito lang ang pipindutin. Pagka dudumi naman yung kanan. So, tipid po yung ganito. Kagandahan din yung ganyang style ng flash. So, nabili din namin to sa City Hardware. I think itong dalawang to is 5,000 plus. Mga 5,400. Then, itong bidet, separate po yan. Then, itong mop. Dala ko rin galing sila eh. Then, ito po ang ating shower room. Bumili po kami ng heater. Gawa ng napakalamig po kasi dito sa Silang. Gawa ng boundary to ng Tagaytay. Kaya, ang hirap maligo pag walang heater. Nabili namin tong heater na to sa All Home. Worth almost 7,000. Nasa 6,900 to eh. Eh, sale. Kaya nabili lang namin siya ng 6,100 pesos. So, yun. Pagdating ng araw, magiging bathtub to. For the meantime, shower curtain na muna. Ganyan siya. Tsaka ito rin pala, nabili din namin to sa City Hardware. I think ito ay nasa 700. Yan. So, yan. Nagtatapos ang ating WC tour. Tapos for the meantime, di ba ito po yung guest room. Sa ngayon, dahil hindi pa tapos yung kwarto ng aking mga benan sa baba, dito muna sila natutulog. So, ito yung guest room. For the meantime, dito muna natutulog ang aking mga benan. Hey. Yan. Tara, pasukin naman po natin ang kwarto ng aming nag-iisang anak. So, halos walang pinagbago. Nabili lang namin sa kanya is itong kama. Nabili namin ito sa All Home worth 6,200. Then, yung mattress niya, nabili namin siya ng 7,000. Ang tatak niya is sailing bed. So, ayan po. Yan lang ang nabili namin sa kanya. Saka, itong kanyang closet. Nabili din namin ito sa All Home. Worth 7,500 peso. So, nagre-reklamo po ang aming anak kasi bakit daw yung kwarto niya walang tiles, wala pang pintura, at wala ding Korean blinds. Itong pagkakataon na to, sana mapanood mo tong vlog ko na to, anak. Gustong-gusto ko man sanang tapusin itong kwarto mo, kaso walang-wala na talaga tayong budget. Sana maintindihan mo. Dibale, next time, ikaw na ang masusunod kung anong gusto mong kulay ng tiles. Basta makaraos tayo. Ang drama, di ba? Sa plano ko dyan, lalagyan ko siya dyan ng study table. Siya kapag gagawin ko siya dyan ng cabinet para maging maalwan naman siya. So, for the meantime, ganito muna. So, mapunta naman tayo sa pinakahihintay ng lahat, ang master bedroom. Jaran! So, wala pa rin kisame hanggang ngayon. Pero, ang nagbago dito, napalagyan namin siya ng Korean blinds. Since dumating ako noong December 11, ang napagawa ko dito is itong cabinet. Kaya, very stressful ang aking uwi kasi nandito na ako, hindi pa tapos ang cabinet na to. Kaya, nung dumating ako, nandito pa lahat ang bagay ko, hindi ko pa maayos. Kaya, napaka-stress. So, ito ay pinagawa lang namin. So, yung gumawa po nito is, hindi po siya contractor. Isang tao lang po yun. Bali, ang ginawa namin, bumili lang po kami ng marine plywood. Tapos, siya na yung gumawa nito. Kasama yung cabinet sa kusina. Ginawa po niya to ng 2 weeks. So, 600 po ang kanyang labor. Every day,
sa loob ng 2 weeks. So, bali, parang gumastos din po kami dito ng 15,000 kasama na yung cabinet sa baba. Itong cabinet na to is akin. Hindi ko na ipapakita. Gawa ng makalat. Ito naman is husband ko. Tapos sa taas, mga kobre kama, mga anik-anik. Tapos dito naman, yung mga anik-anik ko rin. Yung mga yan, dadaling ko sa Israel, paninda. Tapos mga chocolate. Teki yan. Stock niya. Tapos sa baba, lagayan ng mga underwear. Tapos yan, yung Korean blinds. I-discuss ko po sa inyo yan, separate vlog. Para sa mga gustong magpakabit ng Korean blinds instead of cortina. Ganito po siya. Tapos yan, mga gamit. Ito po pala, sukat po nitong bed namin is queen bed. Nabili namin to ng 17,500. Kasama na po yung mattress niya. Uratex. Napakasimple lang ang ating master bedroom. Tapos mayroon din tayong side table. Side table na dapat ang nakalagay dyan is lampshade, pero wala pa. Maglalagay din sana ako dyan ng painting or picture. Sana nakikita nyo, wala pa siyang kaayos-ayos kasi hindi ko pa alam sa ngayon kung ano mga painting or pictures ang aking ikakabit. Tapos wala ng oras kasi bukas mag-flight ko na pabalik ng Israel. So ganito po muna siya. So today, nagpapakabit po kami ng CCTV. Yan yung mga wire. Bilang OFW po, masarap ding magkaroon ng CCTV. Hindi lang po dahil sa protection, hindi lang po dahil sa security protection ng ating bahay, kundi kapag namimiss mo sila, tumingin ka na sa CCTV, alam mo na kung ano yung ginagawa nila. Tulad ng anak ko, alam ko na kung anong oras siya gumigising sa umaga, anong oras siya kumakain, sino yung mga tao sa bahay. So at least parang nasa Pilipinas ka rin. Kaya masarap magkaroon ng CCTV. At dyan po nagtatapos ang ating official house tour. So, maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa ating journey mula sa part 1, part 2, part 3, and part 4. Ito na po yung last nating update sa ating dream house. At sa mga nagtatanong kung magkano po lahat na nagastos namin, lahat po overall is naka 1.3M na po kami. So nakita nyo naman po, hindi pa tapos lahat. Marami pa talagang kulang. Kaya, ganun lang po yung nagastos namin. Marami po kasing nagtataka kung bakit 1.3M lang. Kaya lang po siya umabot ng 1.3M kasi ito po ay didiscuss ko na po sa inyo. Lahat po ay naka-save lahat ng resibo. Salamat sa aking mahal na asawa kasi lahat ay nakalista. So, yung total lot area po namin is 559 square meter. Yung lupa pong yon is hindi namin binili dahil yun ay kumbaga mana po niya sa kanyang magulang. Yung floor area namin is 85 square meter. So yung layout po ng bahay, yung model house po na yon is nakita lang po namin yun sa YouTube. Marami po kami pinagpilian, pero yun po yung pinaka-the best para sa amin. Wala po kaming engineer or architect na nagdisenyo po ng bahay. Kaya sa mga nagtatanong po, wala po tayong blueprint, wala po tayong layout. Bali, yung design po ng bahay sa loob is sarili na po naming idea yun ng asawa ko at ng foreman namin. So, i-discuss ko na po sa inyo yung nagastos namin. Bakit po siya naging 1.3 million? Sa materyales po, gumastos po kami ng
Sa materialis po, lahat-lahat, like buhangin, semento, bakal, hollow blocks, lahat po yun is 454,343. Then, yung labor, gumastos po kami doon ng 431,412. Then, yung merienda po nila, kami po ay arawan. Bali, ang bayad namin sa foreman ay 700, yung mason ay 600, at yung labor is 400. Total labor namin is 431,412. Merienda is 24,171. Total is 455,583. Yung bubong, gumastos lang po kami doon ng 137,000. Gawa ng dumirek po kasi kami sa pabrika sa Tanza, Cavite. Pabrika po siya ng mga yero. So, comment down below kung gusto niyo po nating kung gusto niyo pong i-discuss natin yung tungkol dun sa bubong para makamura po kayo. So, yung bubong po namin is rib type, color roof, at 0.4 po yung kanyang kapal. Sa pintura naman, gumamit po kami ng flat and gloss. Ang nagastos po namin sa pintura is 22,740. Yung bintana naman, gumastos po kami doon ng 70,000 peso, 17 na bintana lahat. So, baka gagawan ko rin po yan ng vlog. Tayo nyo na lang po yung susunod nating vlog about sa bintana sa reflective mirror. Sa kuryente naman, ang pagpapakabit sa Meralco is 7,500. Tapos, yung binayad namin sa tao na gumawa nun, nung gumawa ng mga butas, is 20,324. Ang bayad per butas is 300 peso. Eh, 41 butas lahat. Kaya, 41 butas times 300 equals 12,300. Plus yung mga accessories na wire, PVC, etc. Kaya, umabot siya ng 20,324. Yung sa tubig naman, may tubig na po kami, gawa nung may water station kami, kaya hindi na po kami nagpakabit. Pero gumastos pa rin po kami ng 10,000 para sa mga accessories like PPR, poset, etc. Sa tiles naman, gumastos po kami doon ng 48,282. Total po namin is, wala pa po dyan yung mga anik-anik, yung mga, halimbawa pa may kailangan. Tapos, hindi na nailista. Sa pagpapagawa po kasi ng bahay, hindi nasusunod yung budget natin, di po ba? Laging merong kulang. Kaya, kung susumahin nyo lahat ng idiniscuss ko sa inyo, nasa 1.2 lang siya. 1,225,749. Kaya po siya naging 1.3 kasi yung mga iba pang kailangan na hindi nailista. Diyan po nagtatapos ang ating dream house vlog. Pasensya na po kayo kung ngayon lang po ako nakapag-update gawa ng galing po akong bakasyon for 1 month. Masarap po sa pakiramdam na finally nakita mo na yung pinaghirapan mo. Although, hindi po lahat yun cash. Maraming salamat nga pala kay Joven na nagpahiram sa amin ng materials at sa ate ko. na nagtiwala sa amin para magpahiram ng pera. Itong dream house namin to is hindi ko to ipon. Hindi lahat ay ipon ko. May mga tao lang talaga mababait na tumulong sa amin. Kaya maraming salamat po sa inyo lahat na tumulong sa amin. Kundi dahil sa inyo, hindi mapapatayo itong dream house namin. So, ang sarap sa pakiramdam na sa pag-uwi ko nitong Pasko is yun, nakalipat na kami sa aming bahay. Although, marami pa talagang kulang, marami-rami pa. Marami nagsasabi na gagastos pa kami ng million, more than million uli, gawa nang wala pa siyang kisame, dahil pa talagang kulang. Pero at least, natitirahan na namin siya ngayon. Hindi madali magpagawa ng bahay. Talagang dugot pawis. So, kailangan talaga ng matinding porsigido at lakas ng loob para makapag-umpisa ng sariling bahay. Sarap sa pakiramdam na nakikita mo na yung pinaghirapan mo.
So dahil napapahaba na po ang ating discussion, puputulin ko na po. And I just wanna say from the bottom of my heart, just wanna say thank you po sa inyong lahat na sumubaybay from the very start. So good vibes lang po tayo, bawal po yung mga basher. Hindi po perfecto itong pagpapatayo na aming dream house. Alam ko po at ramdam na ramdam ko po na marami pong palpak. Pero ganun po talaga, wala talagang perfecto. So yun, good vibes lang po. At sana po, ginawa ko tong vlog na to para makatulong at madocument yung pagpapagawa namin ng dream house. Sana po nakatulong po kami kahit papaano sa inyo. So, paalam! God bless po! At kung bago ka po sa ating channel, please don't forget to click subscribe and click the bell button as well para ma-notify ka po every time we uploaded new videos. Hanggang sa muli! Salamat! Paalam!